Bago ang Semana Santa nitong weekend, itinodo ng ilang presidential candidate ang paangampa niya. Ang kampo ni Vice President Lenny Robredo tinibag ang ipinakakalat na fake news tungkol sa isa sa kanyang mga anak. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nagpasiklaban sa kampanya nitong weekend ang mga presidential candidates. Isigaw mo isko sa Maynila, Pure Love for Ping, BBM sa Leyte, panalo ang mahirap kay Pacquiao at Pampanga is Pink ni VP Lenny. Nitong Sabado, 220,000 Lenny supporters o kakampinks ang crowd estimate ng PNP at organizer sa dumagsa sa Lenny Kiko People's Rally sa Pampanga. Si Senator Kiko Pangilinan nga naging emosyonal ng sorpresahe ng mga natulungan niya noong magsasaka. Si Vice President Lenny Robredo, iginiit na wala siyang titig ng kulay ng politika kapag nanalo. Ngayon marami sa inyo nakaping, pero pag ako naging pangulo, magiging pangulo ako hindi lang ng mga nakaping, pero magiging pangulo ako ng lahat na kulay. Ngayong araw kumakalat ang fake news na mayroon daw malaswang video ang isa sa mga anak ni Robredo. Sagot ng kampo ng bise, huwag magpapadala sa anilay distraction para sirain ang momentum. Tumindig pero maging mabait sa paglaban sa disinformation kahit gaano pa raw ito kawalang hiya. Ang paraan anila para talunin ito ay ang manalo sa eleksyon para maayos ang sistema at mapanagot ang mga nagkakalat ng fake news. Sa Tacloban itong weekend ng kampanya si presidential candidate Bongbong Marcos. Libo-libo rin ang dumalo. Si Marcos Jr. nagtalumpati ng nakajacket at sombrero sa gitna ng ulan. Kapit-bisig tayong mga Pilipino, kaya nating harapin kahit anong hamon ang dalhin dito sa Pilipinas. Basta tayo nagkakaisa, tayo ka nating harapin lahat ng problema, kaya natin makaraos. At hindi lang tayo makakaraos, kundi tayo ay sisikat pa. Dumagsa rin sa TM Calaw sa Maynila ang taga-suporta ni Mayor Isko Moreno. Anya, tuldukan na ang away ng dilaw at pula. Siya na raw ang alternative. Wala nang higantihan. Wala nang ako sa dito, ako sa doon. Ang kailangan namin, bigyan nyo kami ng trabaho. Bigyan nyo kami ng makakain. Magmura ang bilihin. Bigyan nyo kami ng bahay. Bigyan nyo kami ng maayos na ospital. Bigyan nyo kami maayos na eskwelahan. Bagamat panglima sa mga survey si Senator Ping Lacson, hindi raw nawawala ng pag-asa. Tiwala siya sa kakayahan niya at ng running mate na si Senate President Tito Soto. Nakakapanood naman siguro kayo ng mga debate sa telebisyon. Nakakapanood naman siguro kayo ng mga forums. Nakakapanood naman siguro kayo ng mga interviews. At kayo na humusga kung sino ang pinaka-competent, kung sino ang pinaka-qualified, at kung sino ang pinaka-may karanasan. Habang si presidential candidate Senator Manny Pacquiao nangampan niya nitong weekend sa Tondo sa Maynila, nangako siya ng pabahay. Pagkapanalo natin ngayong eleksyon na ito, itong taon na ito, i-implement kagad ito. Maglaan kagad ako ng 400 billion para i-implement ang pabahay program sa buong Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.